So, kakatapos ko lang pong panoodin yung interview po o yung video po ni Masayuki Ito dito po sa kanilang Treasure Boxing Promotion sa YouTube channel. At dito po pag-usapan po natin yung sinabi na potential na laban at nirequest na rin po ng mga ibang mga fans sa Casimero versus TJ Duhoni kasi nagbigay po ng opinion dito ang kanyang promoter. At alam mo, sabihin ko sa inyo, ito po, it's not bash or anything, but dito po sa interview na ito, may mga sinyalis po na hindi masyado maganda. At pag-usapan din natin yung the business side and the fan side kasi ano po ba yung malaking problema dito ng promoter ni Casimero, because there's two ways they can go. Pag-usapan po natin yan, at kung gusto mong malaman kung does it make sense for Casimero to fight TJ Duhoni, in my opinion, panoodin niyo po hanggang sa dulo. Powercast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented by sportsplus.ph. Masaya ako dahil meron tayong mapag-uusapan na totoong update kay Jandriel Casimero. At ito nga po, pinanood ko nga po itong video na ito. And nakikita nyo po sa right side po nitong video na ito, there's a translation. So, buti na lang may ganito ng translation po dito. At I will tell you exactly what I understand. So it may not be that accurate, pero dito po ay napag-usapan po na kasi po kailan lang ito pong si TJ Duhoni po ay tinalo po yung isang undefeated prospect. Ito si TJ Duhoni is 36 years old, I think going 37, is still currently ranked by the WBO at number 4. No, nandiyan si Luis Neri, nakita natin, at Sam Goodman. So, hindi po mawawala sa isip ng tao na parang, uy, baka maganda itong kay TJ Duhoni. Problema, delikado to si TJ Duhoni. Ni-knockout niya in the first round, bro. In the very first round, itong si Lamido na isa pong boxing prospect at 23 years old. So, natanong siya dito. Ang tanong sa kanya, title eliminator. Pwede na yan si TJ Duhoni. Pwede naman. But here's the thing that I want you guys to consider. As a fan point of view, certainly napakaganda nitong laban na ito at pwede. Para sa akin po, before Naoya Inoue, I would rather have this. And if magagawa nila ng paraan na maging title eliminator, I think this would be a good situation. However, as a promoter, you know, there's a lot of risk. Kasi if nakakausap na nila si Naoya Inoue at yung kampo ni Naoya Inoue at next na talaga siya dapat, at kahit sinong kalabanin niya basta impressive lang, pwede siyang maging next. Pag si Duhoni, there's a lot of risk. So, ang ibig sabihin ko po dito, yung mga fans, of course, obviously, yung ultimate goal nila at ultimate goal ng mga fans, gaya natin, makita natin yung laban ni Casimero tsaka ni Naoya Inoue. But how do we go there? No? Do we go to the safe path na mabubisit na naman yung mga fans dahil activity fight na naman, Uguni rematch, pero at least there's some interest na kay Uguni kaya dahil sa ginawa ni Uguni at saka yung first fight nila, so the rematch actually does make sense, but what does it do to Casimero? Ang ibig sabihin ko po niyan, malalagay ba siya sa ranking? May eliminator ba siya? Paano nga kung totoong wala na talagang interest si Naoya Inoue? Hindi niya magpapwersa si Naoya Inoue na labanan siya. Nagets mo yung ibig sabihin ko? Kasi sino ba naman itong si Uguni? With respect to him, but he's not rated. So si Uguni ang may makukuha kay Casimero. What does Casimero get from Uguni? It's supposed to be an activity fight and a showcase fight. So, kung ikaw si Naoya Inoue, pwede ka pa bang maging interested kung sakaling the next round or the next fight nila, sa rematch nila, in-knockout na ni Casimero si Uguni. Maybe yes, maybe no, pero wala pong kasiguraduhan. Kumbaga, hindi nila mapipilit. However, if Casimero maybe fight Duhoni and Neri, Sam Goodman, and maybe maging may belt siya or ma-appeal sa eliminator or mandatory kind of fight, magawa nila ng paraan yan. I don't know how, kung paano nila gagawa ng paraan. Maybe it makes better sense. However, the risk of losing is there. Kasi kay Uguni, halos walang risk eh. You know, and so we thought. Diba? So, kung ikaw yung promoter,
what will you do? At ang sinabi pa dito, ito nakasulat dito ah. If you look at this, ito naka-highlight na sa ano no? Real cross daw, no? And sabi ni ito, kailangan daw mag-appeal sa kanya itong si Casemiro. Kasi miski yung promoter, he needs to, ano, gusto may makita dito kay Casemiro. You get what I'm saying? Kasi hindi masyado maganda yung pinakita niya. So, ito yung senyales na sinasabi ko. He may have one more, or one more fight. Yun ang sabi. No? And, the promoter may be thinking here, you know, if you don't appeal to me, you know, maybe they would have a change of direction. Kaso, ibig sabihin, cut the losses na yun. Tanggapin na natin na hindi natin makakalaban si Naoya Inoue. So, it's either ilaban na yan kagad or hindi, play safe yung promotions. Let's go with Oguni or let's go with someone we can win and maybe we can still appeal and do the business side. Or, we take the risk, we get hard fights, and pakita natin na we can be mandatory or na kaya natin na malakas, baka sakaling may ma-convince. Pero, pag natalo ka doon, goodbye na kay Inoue. Goodbye na yung return of investment because really, yun yung return of investment. So, as a fan, tayo, magre-reklamo tayo. Sino naman yung kakalabanin? Activity fight na naman. So, mapuprustrate yung ibang fans. Ibang fans naman, okay lang. Gusto makita si Casemiro. But, the real problem, gaya na sinasabi ko, well, ikaw kasi, pag fan ka ni Casemiro, well, minsan di mo nakikita yung business side eh. Diba? Kasi you just want to see him win. But for us, for me, as a real boxing fan, na gusto ko makita si Casemiro na makalaban si Naoya Inoue, what can he do? No? Ito's second try. And we're yet to see kung kailan yung laban na yan. So, ano bang mangyayari ngayon sa karera ni Casemiro? I think, tama yan. Maybe Casemiro and maybe a real cross. I don't understand what he means by that. But for me, Casemiro is in the crossroad of his career. Ibig sabihin ko, may pagpipilian siya dalawa. Pati yung promotions nila. Promotions niya. So, ikaw, ano... TJ Duhenny, mahirap din kahit matanda pero magandang laban at rated. I think for the fans, it appeals more. Yun lang, di natin alam kung ano yung nasa isip ng promotions if they wanna play safe. But uncertain, yun. Yun ang gusto ko lang i-share sa inyo. But guys, don't get me wrong ah. Yung promotions na mismo nagsabi, I'm not hating on Casemiro. In fact, I just want to be real with you guys. I'm here to support him, but at the same time to be real because man, it's been so long. Ang tagal na hindi pa rin nangyayari ang laban kay Naoya Inoue. And the longer it goes, aminin mo to o hindi, habang tumatagal, bumababa po ang tsansa ni Casemiro manalo because he is getting older and Naoya Inoue is getting better. And that's the truth. So, ano po sa tingin nyo? Should Casemiro risk it and fight someone na delikado siya? Or just play safe and just win? And maybe Inoue will pick him as gagawin na lang siyang activity fight ni Inoue ngayon. Let me know what you think in the comment section.